wrongfully spent. Ayan. Kasi ang gusto ko, bumili ka ng tocilizumab, ang gusto ko, bumili ka ng remdesivir, ang gusto ko, bumili ka ng high flow, ang gusto ko, bumili ka ng oxygen. So that those infected, ilagay natin sa pasilidad, magtayo ka ng ospital para sa COVID, katulad ng Manila COVID-19 Field Hospital, ilagay natin yung mga infected, give them ample care, give them proper care, mag-survive ang tao, then we move on with our lives, go, learn to live with COVID-19 and go back to work safely. That if that is your question, then I disagree with the use of public funds on such unnecessary expenditures. Kasi if you're going to ask me again, kung ako yung nandoon sa pwesto, hypothetical, I'll go what is makakabuhay sa tao, which is, and the World Health Organization will agree with us that remdesivir, tocilizumab, and in fact, meron ngayon bagong produkto, bumili kami, no, about 40,000 tablets, monopalvir or something, na nakakatulong, kasi ganito yung kare, no? Merong gamot na nakakatulong sa symptomatic to moderate. Remdesivir, moderate to severe. Tocilizumab, severe to critical. So, kung ito yung mga bagay na makabubuhay sa tao, makapagdudugtong ng buhay ng tao, then I will not spend 4 billion for a face shield. Oh my God. That's 4 billion waste. Di ba? Wala namang science. You know that I publicly disagree. I agree last year about patient because there is no walang malinaw na ano na dahilan, no? So due diligence was observed, but I think learning from this pandemic, no, we've learned so much already. So may mga unnecessary expenditures na, so kaya dapat nire-redirect mo yung pondo kung saan ito magiging useful sa buhay ng tao.